slanderers, sober, faithful in all things. Let the deacons be the husband of one wife, ruling their children and their houses well. These things write I unto thee, hoping to come unto thee shortly. But if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. Isabay. And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory. Balikan ko lang yung kanina. Verse 1 actually, sabi niyo, it's a true saying, if a man desire the office of a bishop, he desired a good work. Let's pray, Lord. Salamat sa inyong mga salita again. This time, Panginoon, balikan namin, Panginoon, mga requirements sa pagiging pasto, Panginoon, bishop or deacon. I pray na maunawa namin to, Lord. Di namin alam kung sinong kapastol, missionary, Lord, about isa, but na makita namin yung magandang requirements dito, Lord. Hindi madali, but kaya po, no? Kaya po namin kung ang ilang tatapat sa inyong biyaya. Pwede namin qualify ang aming sarili at mabilang Panginoon sa ministry at lahat naman kami ay involved, lalo kami nagpatatapat sa inyo bilang member, Panginoon, but sometimes, Panginoon, may mga ina-qualify ka at ina-equip din, so may tindihan namin, Panginoon, ang structure din ng aming church, Panginoon, na inyong kayo po nag-appoint. Kayo pong nag-standardize din po, kayo pong nag-ordain. So, ilang po, Lord, kayo mag-anda sa aming busot isipan, ay sila sa aming guest, kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ako po na po. Okay, so good evening sa lahat. Title po nito is, good evening. Good evening po. Title po nito is, desire a good work. Okay? Sa Tagalog, gustuhin nyo yung maganda ang gawain. Kaya maganda yung usapan namin kanina ni Raven, so pwedeng business. Alam nyo ba ang ano nyo, gagawin sa buhay nyo? Tanong si Yesha, parang ano pa. Okay, bata pa kasi yan. So, pero ang bata ako, laging tinanim kasi sa akin, engineer ka, engineer ka. Mag-a-abroad ka. Ganyan. Pero pag lumalaki ka, ay nag-iisip ka rin kasi naalaman mo yung gusto mo, ayaw mo, kung saan magaling, hindi. Anyway, pag-usapan natin ngayong gabi, sukdula na to. Amen. Kasi yung mga yan, nasa labas, outside ng church, may kagalingan din sila. Pero itong level na to, hindi nila alam eh. Lalo pag hindi save. At yung gusto kong mamaya, babalik ko yung usapan natin sa mga Muslim kanina. No? So, kasi kahapon, dun nga tayo. At ang nangyayari po sa religion, actually yung Muslim, pag inaral nyo yan, iniwala ko, ginawa lang ng Catholic yan eh. No, may patunayan, pero the fact na sinakyan nila yung ibang Catholic belief, hindi Christian belief, ha? Catholic belief. So, syempre, mayroong ibang Christian belief doon. So, kaya naiiniwala ako na parang yun nga, parang totoo, na ginawa sila ng Catholic as a compromise ng mga panahon na yun. Anyway, yeah, so pag nakikita ko, naalala ko yung mga taong gano'n, parang hirap kang i-win, di ba? So, mayroon lang tayong 2 oras at kalahati kahapon. Sino pipiliin mo? Mga Muslim na pwede kang mapaaway. Sabihin nila, ano namin to? Araw namin, as if naman. Oo. Buti na may Baptist Day ako. Ginawa ng mga Baptist Day. Hindi naman halid eh. Hindi talo pa tayo sa... Hindi naman yan. Anyway. Sino ba kayo? So, yan, mga bata, iniisip nyo na ba yung gagawin sa buhay? Sino gusto magtrabaho dito? Bas, taas kamay. Mahina. Si Raven, ayoko, business ako, pastor. Ganon din yun, work din yun eh. Pero ibang ano naman, di ba? Traffic, gusto mong trabaho? Lahat tayo magtatrabaho, kailangan. Kaya yung title natin yun, desire a good work. So, obviously, sa mga kanina, ano ito, sagad to. I mean, lagpas ito sa mga
dinidesire ng mga nasa sanlibutan lang. Sila, pag tinanong mo, bakit ka nagganyan? Bakit ka nagdoktor? Bakit ka nag-engineer? Bakit ka nag call center? Kung ano man yan. Bakit ka nag uso dati sa mga bahay ng flight attendant? Parang ano kasi, aeroplano eh, no? Ano ba? Bakit, ano yung madalas na sasabihin sa'yo, bakit ganun pinili nila? Dahil, yeah, madalas na ganun na eh. Pera-pera, di ba? Plus, of course, syempre, ano yung gusto mong gawin sa buhay? Katulad nga ng mga flight attendant daw, piloto, gusto nila makapunta kung saan-saan. Okay. Yan. So, ano yung mga ano natin na kinukonsider? Gusto mo, yun nga, kaya iba business, hawak ko yung oras ko, maganda rin naman, di ba? So, ano pa? Gusto ko yung hilig ko, syempre, kung ikaw ay hindi tayo ng lalaki ta, pero obviously, kailan lang nasa utak ko to kasi nga, yung binabanggit ko sa inyo, yung business na basura, di ba? So, ikita ka dyan kung marunong kayo, pero syempre ayaw mo nun, di, ma'am, ako po, gusto kong maging basura, walang gaganon, di ba? Pero minsan, pag wala na talaga, okay lang din, at least marangal, kaysa naman politiko, di ba? At anong gusto kong sabihin yan? So, marami tayong kinukonsider. So, kaya ang topic natin ngayon, ito pong pag-pastor, ang kwento ni pastor, ganito na lang. Bilang introduction, nakalimutan ko eh. So, meron daw bata. Nari, si Jared. Hindi, umagapang pa daw. Naglagay ng Bible, ng barrel, naka ng pera. Okay. So, saan kaya pupunta yung baby? Ang unang ano, kinuha ba? Ay, pagpapastor to, Bible eh. Kaso after ng Bible, hinawakan yung baril. Tapos pera. Ano yun? Nako, magpo-politiko to. Hina naman. Ito to rin yun eh, politiko lahat na sa kanya eh. No? Pero yan, yeah, pinapapili natin yung mga bata, tinuturuan natin. Ay, ito pa isang kwento pala ng mga pastor. May tatlo yung anak niya, lalaki lahat. Nga, Stephen, si Peter, si Aiden. Stephen, anong gagawin mo paglaki mo? Eh, magaling sa math, magaling sa science. Oh, engineer ka. Sige po, tatay. Peter, magaling sa piano, magaling sa music. Pogi pa. Ay, ano ako po, ano, gaano ako, artista, tsaka ano, artist, director. Eh, si Aiden, naku, walang alam to, puro laro, pastor ka na lang. Ayun, biruan eh, di ba? Biro lang yun, pero may laman din yun actually. Alam nyo ba yun? Medyo may panlalait yun eh. Pero totoo yun, nangyayari yun. Kasi yung mga magulang, lalo pag karnal, ano, okay, gusto pera, kaya nga pinag-aaral pastor yung aking anak eh, para makaluwag-luwag sa buhay. Kaya yung pagpastor visionary, dinidespise yan kahit mga Kristiyano. Oh, lalo sa amin ako, nakita ko yun, kahit yung mga nasa church, pag may missionary to, ganyan-ganyan, pero actually, pag karnal nga, wala yun. Bastos yun, actually. Kahit mga, kahit si pastor, minsan, pinapaandaran, pinapaano. Gusto nila sila yung paglilingkuran. Eh, pinaglilingkuran na nga, pero minsan, ayaw sumunod, no? May ibang idea, gusto siya masusunod. Nakikinig ba? So, ako, hinanda ko yung sarili ko doon kasi nakita ko na nga eh. Nilalait. Pero yung mga pare, kala mo, layo pa, Father. Yun ang laging, ano lang, at totoo lang, mga Baptist pa, yun ang ano eh. Yun ang sama na, parang ganun. Kasi ikaw, nagtatapat ka sa Diyos, kami, makikita natin dito lahat. Tapos at tingin sa'yo na iba, ganun. Diba? Eh, may si Raulo pang kibuloy. Nagtinawag niya pa yung sarili ng pastor. Di parang lalo na tayo nilait. Parang bumaba lalo yung ano ng pastor, no? So anyway, yun ang totoo. Pero kung magpapastor ka, handa mo yung sarili mo rin doon. Kaya maganda naman sa Bible, diba? Alam niyo yung
preaching ko doon sa Lala, na tapos din tayo sa Matthew 5 dito. Sabi niya, hayaan mo lang na ikaw ay laitin, no? Persecute pa even, magsinungalingan ka pa. For, sa pangalan ng Panginoon, malaki naman reward mo sa langit. Yan ang maganda. Pero again, gusto ko yun ang backdrop natin kasi nga, doon ngayon, yung mga pastor ngayon, parang celebrity na rin, eh, iba. Kasi nga, I believe, pagsubok din yun eh. Para lalong pababain yung kalidad po ng churches. Para despise ng mga tao. Kung nakakita yung mga, yun nga, CCF, pastor din daw, tsaka yung sa Hillsong, mga skandalo, ganyan. So, ano mangyayari? Diba? So, kaya pag-aaralan po natin ngayon, hindi natin alam kung sino magpapastol sa inyo in the future o asawa ng pastol. Pero maganda alam nyo rin kasi ganun, susuportahan nyo rin sa ating gawain. Ano ba yung ano ng pastol, diba? Ano ba siya dyan? So, iba dito alam nyo na, pero isa-isay natin ngayon. So, madalas ko na nabanggit to kasi nga, diba nakikita tayo yung mga yan, pastol especially, dadala natin yan. Hindi yan qualified. Okay, so umpisa natin. So yan, sabi ko lang dyan, kaya title natin, Desire a Good Work. So ako, personally, dahil nga I believe at na-observe ko, tsaka alam ko talaga yung pagkapasto, hindi naman siya parang ano lang. Anong gusto mong trabaho? Engineer. Ako, pasto. Parang bata pa lang. Alam mo pa yung nagsasabi mo? Kaya usually, ang advice ko sa mga, kahit siguro gusto yung pasto, huwag niyong i-approach yan lightly. Okay? Ano sa Tagalog yun? Huwag niyong kala nyo, kasi nga, ganun sa mga Baptist, kahit sino lang, di katuloy ng pari daw, kasi may pinagdadaan ng di mo alam yun. Tapos, na, paano sila mapili? Alam nyo ba yun? Yung mga pasto, parang magtinignan may mga Baptist pa, so parang ano-anong itsura lang, ha? May maitim, may pandak, may... Ganyan tayo, eh. Kasi nga, God is no respecter person. So, tama naman yun, pero... titingnan natin ano yung dapat. Okay? At saka obviously walang perfecto, ano yung mga katanggap-tanggap pa rin kahit di tayo perfecto. Okay? So nag-umpisa siya dyan, kung naalala niyo po last week sa mga babae, di ba? So bigla naman niya siningit to, kasi nga letter to, of course mayroong agenda si Paul kung ano yung gusto niya pagawa kay Timothy. Kung naalala niya na to, kaya bagong topic. Kaya naalala niya si Timothy po kasi obviously pastor siya. Okay? Sinabihan siya na mag-ordain ng mga pasto. So, pasto din siya. So, kaya ngayon, pinaalala lang sa kanya, anong klase ba yung mga dapat nating i-ordain? Yan. So, pero unang gusto sabihin dito, pag gusto ka, ano yung bishop? Yan muna. So, ang pasto po sa New Testament, isang beses lang binanggit yan kung yan nagkakamali. Karamihan sa Jeremiah na. So, pero, malinaw po, ang pastor ay, ano ibig sabihin ng pastor? Yung, alam nyo yung pastol. Diba? Ano yung pastol? Shepherd yun. So yung shepherd tsaka pastol, halos interchangeable yan. Sa literal sense. Nag-aalaga ng cattle in general. Okay, cattle kasi pag sinabi mong cattle, pwedeng tupa, pwedeng goat, pwedeng... Basta yung alagain ng domesticated animal. Okay? Pastol. No? Shepherd. Hindi lang sheep. Okay. Do merong ano, no? So, tingnan. So, titingnan natin, ha? Kasi dito tayo magkakatalo din sa iba. Yung iba, gusto nilang tawag sa kanila, bishop. Yung iba naman ay reverend. Yung iba naman ay father. Yung iba naman ay elder. So, ano ba yung maganda? Tingnan ko na lang, ha? Tingnan ko na rin ito kanina. Okay, so, karamedya sa Jeremiah. Okay? Ang tinutukoy ng pastor sa Jeremiah, wala namang pastor sa Old Testament. Pero actually, yung mga tagapagturo sa Old Testament, sino ba? Sino yung sinabihan doon? Natapos ko lang sa Numbers. Mga priest, mga Levites, but especially the priest. So hindi lang sila mag-o-offer doon. Sila yung basa ng basa. Sa kanila magagaling karamihan ng scribes. Milala si Jeremiah mismo, si Ezekiel, karamihan dyan, mga si Ezra, mga priest, ano rin yan eh, lineage. Si Samuel, okay? So kaya yung mga tinutukoy na pastor dito, mga religious leader at pwede rin, alam na, gobyerno, pero karamihan dito may laging may kinalaman sa, tingnan natin sa isa, mabilis lang. So actually sa Jeremiah at saka kahit sa
Si Jeremiah, especially, puro negative eh. Kaya may narinig ako nagsabi nito, eh, ba't kayo pastor ang tawag yung sarili nyo? Di ba negative yun sa Bible? Pero yun nga kasi sinisisi sila kasi pag sila ang nagkamali, damay yung mga tupa. Kaya hindi ibig sabihin na negative yun agad. Okay? So nagkataon lang dito, alam niyo yung Jeremiah, yung time niyan, ang daming compromise sa Israel. Kasi sabi dyan, ang unang sisi laging sa religious leadership. Tandaan niyo po yan, actually. Sa lalo pag hindi maayos yung organization, ang sising una sa mga leader. Okay? So ito yung sikat na verse. Sabi niya, I will give you pastors according to my heart. Anong gagawin ng pastor? We shall feed you with knowledge and understanding. Okay? So kaya ganyan po tayo. Okay, may hiya sa sinong mga ano dyan. Tayo puro Bible. Ba't yun? Wala ba niyang kasiyahan si pastor? Pwede ba nakikisaya doon yung cool na pastor? May mga cool na pastor eh. Cool. Cool to. Narinig niyo ba yan? Hindi. Science eh. Anyway. Ayan. So, yung iba dito, negative. Kasi pag yung mga pastor daw ay, ano na, karnal, sira ang gawain ng Diyos. Dito naman, yan. So, many pastors have destroyed my vineyard. So, tinutukoy na vineyard. Yan, syempre, yung gawain niya. Mayroon ang preaching niya sa Isaiah. So, talagang kinukumpara yung Israel sa vineyard. Alam niyo, yung vineyard, parang farm. But especially, mga vines or grapes. Yung mga derivative niyan. So, sira yan pag hindi marunong yung nag-aalaga. And then, yeah, so puro, yan, yeah, woe to the pastors. Nag-scatter sa halip na mag-gather, turuan, feed. Yan. So, yun, ito lang, tama. Isang beses lang sinabi yung pastor. Titingnan natin dito, paano natin nasabi yung pastor, eh, siya rin yung bishop at siya rin yung elder. Ay, sabi dito, alam nyo na yung Ephesians 4:11. Kinabisado natin to hanggang last time sa 14, di ba? So, context po dito ay binigyan ng role ng Diyos yung mga tao, yung parang hindi magulo. Yung iba, apostol. So, yun siya lang nauna, especially sa New Testament. Yung iba, prophets. Okay? Damay na dyan yung mga preacher. Pwede na rin dyan yung mga dating prophet, mga likod na Diyos nagtuturo. And then, ang evangelist. Ito, sinabihan ng evangelist sa New Testament. Si Paul, sino pa? Si Timothy rin, di ba? Do the work of the evangelist. Si Philip, the evangelist. So, sabihin lang yan, church planter or preacher din. Okay? And some pastors and teachers, so wala na. Tapos na. So, wala nang iba. Walang deacon, walang bishop. O, ba't ganun? O, kasi nga, ibig sabihin, pasok na siya kung saan dyan. Tama? Yan yung sabihin nun. So, yung teacher, obviously, evangelist, pero teacher, pastor, teacher din. So, pero, obviously, may ibang teacher na hindi papasok dun sa ibang kategory, kaya hiniwala yung teacher. Ito yung nag-aandiyan ba tayo? So, ginamit ko lang to para patunayan na later, balik tayo sa First Timothy 3, dalawa lang po yung babanggitin dito, yung bishop, and then yung deacons. Pero napag-aaral natin na sa ansam ba yun? Sa Ephesians ba yun? Sinabing ano? Like kung sinasabi sa Acts 20. So yung may speech, di si Paul doon, siya iaalis na, iiyakan, alala niyo yun? Pinatawag yung Ephesian elder. Sino kaya yung elder? Lahat na matanda. So sa terminology natin ngayon, ganun na nga yun. Lahat na matanda, babae, lalaki. Pero actually hindi. Kasi sinabi, saan nga ba yun? Tingnan natin sa Titus. Medyo parallel po kasi ito sa Titus. Titus 1. Okay, aral na tayo ha. Okay, so hanggang dito. Sabi dyan, if any be blameless as husband of one wife, pamilya, binasa natin kanina. Ito muna pala. Oh. Sa 5, sabi dyan, for this cause left I thee in Crete, that thou shouldest set in order the things that are wanting. Sabihin, oh, iniwanan kita Titus dyan, sa Crete, may mga kailangan gawin dyan. May mga kailangan gawin, wanting, ibig sabihin, mga bagay na may kakulangan pa.
So, anong ginagawa ba ng lingkod ng Diyos? Siyempre, nagtuturo, nag-aakay, nag-aayos. Inaayos niya yung mga tao kung saan sila lalagay. Eh, sabi dyan, ordain elders in every city. Kasi may dapat may mga elder. Ano yung elder? So, ino-ordain, eh, hindi yan basta matanda. Malinaw? Tandaan nyo ito, paano natin mabalikan later. So, ano nga yung elder na yan? Sabi ko nila, mga pastor yan. Mga missionary na sila yung leader sa bawat, but every city, kasi ganyan po ang mga churches. Independent churches yan. Diba? So, pag may elder, may pastor na doon, wala nang pakialaman sa iba, may fellowship pa rin, kung sakali may problema. Pero, siya na yung bahala doon. Siya na yung mangunguna doon. Okay? Ayan. So, kaya papasok nyo, if any, kung sino man, ang blameless, namin natin isa-isayin na, pero doon tayo sa 1 Timothy mamaya ulit. 3. Pero, gusto ko lang sabihin dito, yung elder pala dito, ito rin yung sinabi kanina sa 1 Timothy na bishop. At yan o, nasabihin lang dito, for a bishop, kanina, elder, ngayon, bishop, be blameless. So, yung sabihin nun, yung bishop tsaka elder, isa lang. Isa lang yung tinutukoy niya, ba't mag-iba pa ng sinasabi? Kasi nga, elder kasi dapat ay hindi na masyado matanda pero nakaka medyo naka, nauna, no? Matured elder. So pastor din po 'yan. Eh bakit bishop? Kasi pag sinabi naman bishop, overseer, isa yung leader, ruler. Okay? Kaya yung iba po kasi katulad ng mga brethren na mo, yung mga pinagmamalaki na sila, wala kami, magkakapatid lang kami dito, nagtutulungan lang kami. At walang ruler din. Eh, paano yun? Hindi ka Bible church talaga. Kasi sabi sa Bible, saan ba sinabi yun? Mamaya, sa 1 Timothy 3. But anyway, yung mga sinabi dito, pasok. Pasok na pasok, pareho. Ha, iba lang yung mga pagkakasabi. Pero marami dyan. No striker, filthy looker, wine, okay? Dito naman, angry, not soon angry, not self-willed. Ito yung mga medyo... Pero mamaya, makikita natin, pareho lang din. Ito naman, able by sound doctrine, both exhort and convince the gainsayer. Mamaya, sabihin naman, mag-teach. Marunong mag-up to teach. Okay? So, malinaw ba? Yung elder, bishop, isa lang. Tapos tingin natin kanina sa Ephesians 4, wala yung bishop and elder. Ano kaya? Yung pastor yun. Okay? So, ang tanong ngayon, pastor, bakit gusto natin pastor? Ba't hindi elder ace ang tawag sa'yo? O kaya bishop ace? Sabihin ko na lang sa inyo yung aking ano, pero ganito rin karamihan sinasabi ng mga pastor. Bakit in-adopt natin ngayong pastor? Eh, samantala isang beses lang sinabi sa New Testament. Ganito po yan. Una, yung Catholic, alam niyo yung ginawa ng Catholic. Pinasikat nila yung pag-bishop, mas mataas sa priest, ganyan-ganyan. So, hindi na, karamihan sa Pilipinas, hindi tayo ano dyan. So, hindi natin sabihin pangit yon at mali yon, pero mas maganda, masanay na rin tayo. Kasi yung pastor, ang in-emphasize doon, ano, yung trabaho. So, hindi tayo nagpapataasan. Yung bishop, talagang mayroong konting, ano, doon, ruler yun, overseer, ibig sabihin, boss, parang ganun. Eh. Yun ang totoo doon. Pero kaya, mas nagusto natin yung pastor, kasi, naka-focus agad tayo sa gawain niya, at gawain niya para sa tupa. Okay? So, yun. So, still, pasok pa rin yun, hindi naman masamang tawagin bishop at elder. Pero kasi kahit sa mga Baptist, nairinig ko, kaya si Pastor Padua daw, tao, mas maganda bishop kasi marami daw siyang sinid na mga ganun pa. Do si Pastor Padua, hindi na sinabi yun. Pero yung iba ganun, parang paggalang daw. So minsan nanggagaling na rin sa ibang tao yung minsan yung mali, no? Yung parang piniplease ka. So but anyway, again, hindi nga siya mali, pero I believe, the best yung sa panahon natin, pastor. Amen? Kasi ganun din ako. Ba't hindi lang elder? Eh, alam natin, pag elder sa Pilipinas, tsaka kahit sa, ano, bukod sa Mormon, hindi rin Mormon, elder matanda eh. So, kaya, mas, ano natin, prefer natin yung pastor. Para malinaw agad. Okay ba? At para andun lagi yung idea na kayo tupa, pastor, so magpapaalaga kayo. At hindi masa magpaalaga, dapat talang magpaalaga. Okay, so ito na ngayon, dito na tayo sa mga qualifications. Bakit qualification? Kasi, again, sabi dyan, a bishop then must. Ano yung must? Dapat. So, madadaanan din natin yung mga, yung hindi sumunod dito, no? So, either, hindi ko sinabing lahat sila ay unsaved or what, sinasabi ko, ito yung binigay ng Diyos, ito yung makakabuti sa atin.
Okay, so tayo, kahit sa atin kasi, may mga nagganon. Pero talagang inaano naman sila mag-asawa agad. Pero iba, wala pang asawa, sinend na, ganyan. So either nahihirapan, or yun ang nangyari. Pero kaya, tingnan natin yung talagang ang bigay ng Diyos na qualification para daw kayo, kung nag-iisip kayo or nag-support kayo, ganyan, alam nyo yung the best na setup, no, sa church. Okay? Umpisa natin. So, una dapat ang bishop blameless. Ano yung blameless? Mabigat agad yun, ha? Sinabing blameless, wala kang maipupula. Pero pastor, ay lahat ng tao may kasalanan, di ba? Ayun nga, obviously hindi yun. Parang naalala ko tuloy si... Ano yung sabi sa Romans 3:10? There is none. Ano sabi kay Noah? Righteous. Ano ba talaga? Yeah. So, pag ganyan, context ang titingnan mo dyan. Hindi ibig sabihin ng pastor ay blameless, ibig sabihin walang kasalanan. Okay? Ibig sabihin at least wala kang masasabing matatawa ka, yan, yeah, pastor yan! Loko-loko yan, di ba? Ibig sabihin at least hindi ganun. Ngayon, yung ibang naghahanap talaga ng ano, kaya may nagsabi sa akin, mga loko-loko rin ito eh. Halimbasa, hindi ko binili ng insurance, galit lagi sa akin yun. Tinotwal ako eh. Tinatanong ko anong church ka, ayaw naman sabihin. Feeling ko kay Soriano yun, kaya mayabang. Anyway, pastor ka? Ang hirap na may masabi sa'yo, di ba? Kaya sabi dito, una, blameless. Ngayon, yun, lahat nagkakasala, ibig sabihin at least, wala yung maipupula sa yung talagang ikaw din yung maisira, okay? Tapos, kunwari, pastor, ano ba? Ano yung mga ayaw natin maging pastor? Hindi ka marunong, di mo ka naintindihan yung Bible, eh. Hindi may nasabi na sa'yo. O kaya, wala ka pang asawa, o kaya, babaero ka, mga ganun ba? Nanginginom ka, eh. Di ba? So, obviously, ayaw natin nun. Okay, so anyway, yung iba dito sasabi yung i-detalye ko na ibig sabihin. So, a husband. So, again, hindi pwedeng babae. Malinaw? Kasi husband eh. Obviously, hindi pwedeng bakla. Hindi natin kailangan sabihin pa yung ano, lami ng lokolong ngayon eh. Kailan lang, may nakita ko ngayon sa Facebook, ha? Talagang sila ulo itong mga ito eh. So, una, lalaki. Eh, masama ba yung babae? Basta, eh, sabi lalaki. Ay, kinaglilingkod din naman sa Diyos. Pwede ka maglingkod ng di ka pastor. Amen? Amen. One wife. Pastor, nag-divorce na si pastor. Nag-asawa ulit. O, di isa lang ang asawa. One nga eh, one. Sa pagtiningnan mo sa Wikipedia, yun lagi sa mga tinitingnan ko eh. Parang alam agad yung buhay ba. Tiningnan mo, wife, spouses. Ganun yun eh. Year, ganyan, divorce. Year ganyan, madalas yung pag mga businessman, tatlo yun. Bihira yung ano, kahit nga mga pastor, yung iba eh. So pag sinabing one, alam nyo one? Sino ba asawa na yun? Oh? Ah, ngayon? Oh, dati. Ang hirap naman nun, di ba? So, kaya ano natin dyan, para hindi ka katisuran, isa lang. Amen? Amen ba? Inibigyan nyo ata ako ng ano. Kayo ba gusto niyo yung pastor ganon? Kung carnal kayo, tsaka isa pa kayo, gusto niyo rin makadalawa, tatlo. Mag-Muslim na lang kaya kayo. Isa yan sa ano natin eh. Kaya sinasabi doon yung china-challenge daw kahapon yung mga, siraulo po yung mga yun. Wala ko ba sabihin, mga Muslim. Nakasal sa Bible, nainiwala pa kayo sa Bible. O yan, yan, isa pa. Isa yan. Isa yung sinabi ni Jesus, isa sa Genesis. Na you will be one flesh. Walang maghihiwalay sa inyo. So, isa lang. So, medyo malinaw to, no? Pero, mga gusto kong bigyan ng ano dito, kasi nga, kahit sa Baptist, mayroon ganun, divorce. Eh, wala kang divorce sa Pilipinas. Sabihin, ngayon, kung napatay yung asawa mo, walang problema. Kasi legal yung kahit sa Old Testament, sa New Testament, patay na eh. Wala na yung batas na nagsasabing, dapat isa lang asawa mo, kasi patay na yung isa eh. Huwag niyo papatay yung asawa niyo. Lalong masama naman yun. Pero maganda nito, pinapakita dito yung talagang ideal po. Again, hindi ko nabanggit kanina, no? Yung pinag-aaral natin ngayon po, yes, sa pastor to ina-apply, pero actually sa inyo rin. Alam nyo ba yon? Una lang sa pastor, and then kayo din. Ito kasi ideal nga eh. Kung maganda to,
Eh, hanggat maaari, kahit di kayo pastor, i-ano nyo rin, i-achieve nyo rin. Amen? Babae, obviously, hindi. Yung iba, okay? Kung a husband of one wife, a wife of one husband, ganun lang yun. Okay. So, yeah, pero specifically tayo sa pastor tayo ngayon. Okay, ulit. Blameless, husband of one wife. Vigilant, ano yung vigilant? Vigilante? Ganun ba? Hindi. Ibig sabihin, hindi ka pumapatay, ha? Ibig sabihin lang ng vigilant ay... yung parang mapagmatsyag, di ba? Ito yung kulang sa marami na. Pero sa Baptist, medyo okay-okay tayo dito. Pero yung iba nga, naalala ko na naman yung mga bakla. Kung sinabi mong vigilant, hindi mo yung pagpapasa walang bahala. Amen? Pag nakita mong mali, at least may masabi man lang. Turuan mo yung iba. Hindi yung okay lang yan. Tapos may grabe, nagsuot ng konti, ng maiksi dito. Okay lang yan. Babae, buti man lang kung guest yan, pwede tayo may sabihan. Pero kung madalas nang umaattend, alam nang mali, tapos wala ka malang sasabihin dahil ayaw mo maka-open, kung ano man yan, hindi ka vigilant. Sabi dito, alert, watchful, especially to avoid danger. Okay? So alam mo, especially spiritual danger, katulad nag-isot ng maigli, may magagaya dyan. Amen? Amen. Ano pa? So yun, may bastos dyan, may hindi sumusunod dyan, may poor excuse dyan. Hindi lang yun, sa labas din. Katulad nga, lagi na sinasabi. Basta hindi ka, nakipag-away ka lagi sa Facebook. Ayoko na, gusto mong i-shutdown yung Facebook. Kaso, dun yung ano natin, ano eh. Hindi naman. So, kasi kailangan. Pag vigilant ka, hindi yung pinapalagpas mo yung mga yan. Pero nasa tamang lugar ka lang din. Hindi ka na makapag-away, di ba? Nag-rally ba tayo kontra sa mga bakla, for example? So, yung tama lang gawin natin. Ituro natin ng tama. Of course, yung ginagawa natin lagi, soul winning. Yan ang the best. Yan ang the best. Kasi the more na maraming maligtas, gagabayan ng Diyos yan. Hindi man mag-church dito, at least may Holy Spirit yan. Amen? So, hindi makakaubla yan. Maingay lang yan sa TV. Naglulukohan lang sila. Alam din nilang di totoo yung sinasabi nila. Ang mabobola nila lang yung mga hindi naturuan. Amen? So, pag sinabi vigilant, kahit konti lang yan, may nakita kang ano dyan. Maaring mapahamak yung isa. Katulad may kaibigan to, masyado kayong close. Naalala ko tuloy si ano, oh, mali yan. Ay, hindi naman ano eh. Kasi mag-ingat ka na rin. Amen? Ganun yun. So, dalas, ayoko mangingi alam ibang tao. Kaso, sabi, dapat vigilant ka. Nakita mong posible na yan ay magdulot ng problema. Maging vigilant ka. And then, sober. Pag sinabi sober, kabaligtad na po yan ng lasing. Pero obviously, hindi lang ano yan. Ibig sabihin na sober, ibig sabihin na gising ka lagi, hindi ka antok-antok, hindi ka parang lasingan na. Parang si Biden na may recorded ano naman si Biden na parang dami niyang kausap, record, naka-record kung anong pinagsasabi. So parang ano eh, wala sarili. Sabi dito, abstaining from alcohol, pero ibang ano niyan is, ayan, sorry, ano ba ito? Marked by ay nako pag sinabi mong sober marked by temperance, moderation or seriousness. Ibig sabihin ng seryoso, hindi ka, alam niyo yung mga nakakita ba yung lasing, puro hindi seryoso sinasabi, puro biro, puro kabastusan nga. Pag sober ka, hindi ka ganun. Okay, ibang pastor, minsan nagpapatawa lang din, parang iba kasi inaantok or what. Pero limitado lang yun. Hindi kayo naboboring ang sarili mo, naboboring ibang tao. Ayo, ganun talaga eh. Sober, ibig sabihin, seryoso, pero moderate din. And then may, yun nga, pagtitimpi, parang ganun. So kabaligtaran ng lasing yan, di ba? Masagi mo lang, away na. Baligtarin mo lang yung sabihin na sober. Sabi, kahit masagi ka dyan, sabihan ka ng masama, ang ingay dito, intindihin mo na lang, di ba? Ano pa, good behavior, medyo generic, ibig sabihin, magandang behavior. Ngayon, yung iba dyan, kaya binabato sa atin, pag hard preaching ka, sabi, ayun, ingay mo naman, ayun, nagwawala ka dyan, eh, nangaasal ka naman, magwasal yung mga Muslim. Hindi ganun yun, obviously, ibang bagay na, of course, di bastos. Kaya generic yan, hindi ko na-explain. Given to hospitality, obviously, yung hospitality po, hindi madaling gawin minsan yan. Lalo pag may guest,
Okay, mag-extra effort ka dyan, lalo pag may bago, aalalahin mo yan. Kahit gusto mo magsalita ng ganito, advance, mabilis, aalalahin mo yung bago. Amen? So, ang hirap, di ba? Ano pa? Hindi pa tapos. That's not all. Ano yan? Up to teach. Ito yung nabanggit din kanina, pero iba yung pagkakasabi sa Titus, no? Sabi doon, holding fast the faithful word. Ibig sabihin, ituturo mo, Bible lang. Okay? So, pag sinabi up to teach, ito yung nawawala naman din sa iba. Iba parang sabihin, eh, mga pare, tagal nag-aral kami, saglit lang, Bible lang. Pero kailangan mo rin mag-aral. Kasi ang tindi ng harapin mong problema, pagsubok, at challenge, pagpastor ka na. Diba, katulog yung nagsabi sa'yo, pastor ka parang, hindi ko na pinatulong kasi nga alam ko, walang alam eh. Pero ang hirap nung sasabihan ka ng ganun, pastor ka, nabiyasa mo na yung Bible. Mga ganun ba? Eh kung nabasa mo na, paano sasabihin nila? Amen? Kaya yun, handa mo yung sarili mo, sabi magpapastor ka, or gusto mo, anak mo, gusto mo magpastor, diba? Ano, si Richie, sabi ni Ate Marge, ang galing magsalita ito, pastor na lang kaya ito, ang daldal. At least pag lumaki, di ba? So, may pangitain si Ate Marge na ganun, alam mo to, di ba? Yan mo, papalakihin mo dyan yung anak mo. Amen. O yung anak mo babae, mag-aasawa yan ng ano, maayos. Okay, agulitin ko ha. Vigilant, sober, good, you know, up to teach. Dapat kaya mong sabihin yung dapat mo sabihin. Amen? Kaya mong ipaliwanag, hindi yung puro ka... Basta yun. Basta yun, basta ligtas ka. Ano, pastor, ano bang mauuna? Yung rapture o yung ano, millennium? Basta ligtas ka, okay na yun. Hirap explain. Hindi ko mawala eh. Diba? Ngayon, siguro, to some, ano, acceptable yun. Kasi iba, ganun talaga, nagmadali. Ewan kung ba't nagmamadali mong pastor. Napakahirap yan. Diba? Ay, natisod ko na lang, pastor. Pastor na lang ako. Huwag ganun, ha? Parang pangit nun. Kaya nabanggit ko sa kanina, ito mga musimok, kunwari lang, may konting ano kayo magpastor, de, magtrabaho ka muna, mag-asawa ka muna, mag-anak ka muna, saka tayo mag-usap, kasi, ewan ko, baka hindi ka bigyan ng Diyos ng anak, eh sabi dito mamaya, sabi pala dito, magit na ba? Hindi pa, no? Hindi, nasa na yun? Namaya pa, okay. So, dapat may anak, hindi lang isa. So, ganun yan. So, hindi mo alam. So, handa mo lang yung sarili mo, di ba? Yung mga kaya mong handa ngayon, yan. Kung hindi ka, medyo ako, hindi nga ako eloquent, di ba? Napansin nyo naman yan eh. Pero kahit paano, di ba? Hindi na kailang ulit, naiintindihan din, tama ba? Yan. Ano pa? Not given to wine. Pag sinabing wine, alak, or obviously hindi yan juice. O, pwede rin juice. Ibig sabihin, hindi matakaw masyado. Pero lalo na sa alcoholic drink. Di ba? Gusto nyo ba yon? Ay lang na, yung nasa feed ko na naman, yung pari ito, sumasayaw-sayaw. Hindi na tayo magulat doon kasi ganun talaga yung mga yun. Napicturan lang ngayon. Anyway, pag sinabi niya yung given to wine, ano yung sabihin nun? Ibig sabihin, hindi mo mapigilan yung sarili mo. Kung juice man yan, dapat kaya mo magpigil kung kailangan. Ibig sabihin kasi ng wine lalo sa kanila, pag juice yan, mayaman yan eh. Kasi magastos masyado to si pastor. Diba? So, hindi dapat ganun. Lalo na again, pag alcoholic drink, hindi ka, yun, hindi ka drunkard. Okay? No striker. Hindi patient to. Di ba? Nabanggit na kanina, patient. E pag striker, palo agad. Konting ano, palo. Ganun ba si tatay? Nakakailang sabi muna ako, di ba, bago mamalo. O, yan. O, sabi nila, oo. Not a brawler. Ayan talaga, as siga na to. Ibig sabihin, gusto mo ipag-away. Tama ba? Alala ko na naman si yun eh. Nagkwento sa amin, si nag-adultery din. Sino ba yan? Brawler. Tama, quarrel or fight. No, mapag-away. Kung hindi man nagulpihan, madada. Okay? Pastol ka, madada ka. Pag alam mong tama ka, okay na yun. Pag nakita mo hindi maikinig, ma-pride. Ah, sige, bahala ka dyan. Yan na lang. Para soul winning, kailangan nyo yan. Okay? So, patient. No strikers. So, hindi ka lagi may pag-away. So, yun nga, yung isang pastor daw, yabang, kinuwento niya pa eh.
alam niyo ba na kailangan natin ng patient bilang mga Kristiyano? Kasi ako, kailan lang. Ayan ako. Talagang binunutan daw niya ng baril. At pinagmalaki pa yon. Buti na lang, inunuhan ko ng Panginoon. Hinabol niya pa lang kasi mayabang din eh. Ako sakaling magbabaril ako, hindi ko na magmamalaki. Amen. Not a brawler, not covetous. Ito po importante. Alam nyo ba yung nabanggit to sa kahit sa panahon ni Moses? Kasi panahon ni Moses, walang pastor doon, pero siya para siya yung pinaka-pastor, di ba? Pero nagkaroon ng time na nalaman niya na kailangan niya may makatulong siya, di ba? So inano siya ni Jethro. And then, isa sa mga sinabi doon, oh, mamili kayo ng mga leader nyo. Isa to, sabi niya, not covetous. Hindi lang sabi niya, not covetous, sabi doon, he must hate covetousness. Kasi hindi lang siya hindi covetous. Alam niyo covetous? Kasi mga pastor, ganun eh. Pag binakita, bad. Bawi sa para sa may kapatid ba yan? Nabuti kong joke lang talaga. Eh, minsan nagpaparinig eh. Diba? Namingin kaya siyang ganun. Yung pag ganun, ewan ko ba itong mga to? Mabuti man lang kung okay lang yun, joke. Pero iba, hindi. Talaga nagpaparinig eh. May kwento lagi eh. Hindi na nahiya. So pag pastor ka, dapat hindi ka ganun. Amen? Not covetous. Hindi lang not covetous, galit ka dun. Kaya ina-expose mo rin. Amen? Kaya ginagawa natin yun. Misa nang aasahan din ng papagaling, kailangan eh, sabi. Para talagang siguradong walang duda na hindi ka covetous kasi sinasabi mo pa yun, tinitira mo yung mga covetous. Amen? Kasi galit ka dun. Lalong pastor ka, hindi ka dapat ganun. Hindi, hindi. Ganun yun. Hindi mo makikipagkompetensya ka sa member mo. Yung member mo, wala sa kanilang ganyan eh. Walang limitasyon dyan na ano, basta legal yan, walang problema. Yung payaman yan, ikaw, meron kang ganito. Merong may restriction actually sa mga pastor. Amen? Eh, ba't siya ba ante? Ewan ko dun. One that ruleth well his own house. Ayun ang sinasabi ko kanina. Sinong boss sa bahay? Sa tatay, yan yung pare-pareho lang tayong tao. Yan, malinaw dyan. One that ruler. Pag sinabi yung ruler, yun. So later, nasabihin dito, he will take care of the church of God. Pero ruler pa rin siya sa church. Amen? Kaya yung nasabihin, kapatid lang ikaw, ha? Kapatid ka lang. Ha? Tama naman yun, pero still, merong ganong idea na mag-rule siya. Mangunguna siya. Okay, hindi pa tayo tapos dito. Sabi dyan, rule his own house, having his children in subjection with all gravity. Kasi dito po papunta yung ano eh. May nakwento ako sa inyo dati. May nagsasabi kasi, yung anak nito ay nag-fornicate. Dapat mag-resign na siya. In a way, tama yung in a way, depende. Kasi pag yung anak mo, lagpas na sa, ano, umiwalay na sa'yo, no, mali pa rin yung pangit, di ba? Pero I believe, lagpas ka na dito. Ang gusto sabihin dito, pag nasa loob pa ng bahay mo, dapat yun nga, pinapagalit at pinapalo. Lalo pag nagwawala na, tapos inahayaan mo lang, bayaan mo yan, anak. Mahal na mahal ko yung anak ko. Hindi ko kayang paluin. Hindi ganun. Dapat, isa mga ruling is on house well, palo yun. Amen? Sabi dyan, no? With all gravity. Ano yung gravity? Bigat, grave, kasi sinabi rin kanina sa Titus, grave. Diba, ano yung sabihin, grave? Hindi yun, ay, ito, oh, grave, oh. Grabe, ano yung grave? Mabigat, ibig sabihin, seryoso rin po yan. Yung sabihin ng grave, seryoso. Okay? So, huwag nyong, yung ibang mga tatay, parang nag-comedian sa sarili ng bahay. Okay lang yung kung, may mga time na gano'n, malungkot sila, pasayahin mo. Pero yung seryosong bagay na, joke-joke ka pa rin. Okay, mga bata, wala tayong kakainin ngayon, ha? bato, magsahin ka ng bato, ng buhangin, ha? Hindi ganun, di ba? Hindi nakakatawa yun, eh. Well, isa, loko-loko yung panganay nyo, kunwari, naglo-loko. Ano ba yung mga biruan dyan? Oh, yung anak mo! Ang baba, ano lang ito? Naliligaw na, bata pa. Ayaw, bayaan mo lang. Man, may pinagmanahan yan, eh. Ganun pa, di ba? Ano yun? Nilalang din natuto yan. Dapat may gravity. Ganun din kayo. Again, dapat ganyan kayo. Pero, ang pattern dyan, si pastor. Amen?
Amen? Amen. For it, nagbigay po siya ng dahilan. Mukhang hindi natin matapos to, pero natapusin natin. For if a man, so may dahilan, bakit daw dapat ganun ang pastol? Dapat maayos yung pamilya niya. Kasi, kung ang isang tao daw, lalaki, hindi niya kayang pamunuan ang kanyang sariling kahanan, eh, lalo naman ang church. Magandang dahilan, di ba? Tama, yun sabi niya. So, kaya dapat maayos mo na yung tahanan mo, yung asawa mo, hindi mo pinapa let loose yung ano, di ba, yung anak mo, hindi loko-loko. Kasi mangyayari din sa church yan. Wala kang parang wala kang kapangyarihan, wala kang, hindi ka gagalangin, di ba? Basta, yung anak mo, bakla eh. O sige, huwag natin ka na yung bakla. Patay na. Eh, yung anak mo, ano eh, manluloko eh. Eh, pag-train na lang natin siya. Na hindi na siya manloko. Ganun. Atawin mo na. Amen? Amen. So, pag nakita ka kasi ng kahinaan, nako, susunod po yung buong church. Okay, meron pa. Not a novice. Ano yung novice? Alam nung mga nag-games to, no? Novice. Mga baguhan, mga noob. Diba? So, ano yung novice? Ibig sabihin, hindi dapat ganun yung pastor. So, hindi masyadong baguhan. Kasi nga, yayarihin ka naman kahit mga member. Papaandarin ka niya, mapaandaran ka niya, lulukuhin ka, mga pastor-pastor yan, pero may sariling agenda rin yan. Amen? Lalo, kaya ikaw nga dapat magturo sa kanila, ikaw ipapaandarin, ganun. Dapat di ka baguhan, alam mo yung mangyayari, ano yung pwede mangyari, alam mo yung kalakaran, alam mo yung tatindigan mo, alam mo yung mga style. Diba? At isa pa, may binigay siya dito, pa, kasi daw, lest being lifted up with pride, di, he fall into condemnation of the devil. So, sa Tagalog, pag daw baguhan yan, isa mga, anong ginagawa ang mga baguhan? Mayabang. Kala mo, kaya mo na. Hindi pala. Kunwari, ganun na lang. Sa turo, sa doctrina. Sinabihan ka, eh, pastor, parang maliit. Hindi mo alam kung paano. Na ano ka. Nagulantang ka. Eh. Parang mali nga ako, pero hindi pwede. Ako ay pastor. Eh, baguhan ka. Hindi mo alam na okay lang pala minsan mali ka. Pero hindi dapat. Pero kung pag talaga may mali, di mali. Eh, baguhan ka ngayon. Di nagalit ka pa, anong ginawa mo? Sinabi mong mali yung tama. Dahil sa pride. So, ano mangyayari? Di para kang na-condemn ka ngayon ng demonyo. Ibig sabihin ng gusto ng demonyo, ibagsak ka eh. Na dahil masyado kang baguhan, di mo alam na ano yung gagawin mo exactly sa mga ganun pagkakataon. Tapos ka. Amen? So, dapat hindi baguhan. Dapat at least, alam mo na, at least naging ano ka, sa atin ang gagawin natin ano dito, at least, yun nga, kung mabilis ka matuto, at least 5 years na church ka. Yan ang bibigay natin ano dito. Kasi sa every ano, iba-iba yan eh. Ngayon, kung medyo mabagal ka, okay lang, dahil mga 10 years ka na sa church bago ka magpastor. Amen? Basta yung nakikita ka na ng maturity, hindi ka nga novice eh. Matured ka na. Amen? Nabasa mo yung Bible lang at least. Ano nang gusto nyo? Sa iba sabi, 5 times lang eh. Sa atin, 10 times. Amen? Hindi mo pa nabasa yung Bible mo, papastol ka at least 10 times, basahin mo muna. Amen? Moreover, he must have a good report of them that which are without, lest he fall into reproach and a snare of the devil. So medyo may pagkakapareho dito na condemnation of the devil. Report. Ano yung have good report? Ibig sabihin, of them which are without. Ibig sabihin, parang kanina blameless. Ibig sabihin, walang masasabi siya. Sino ba yan? Kapasto yan si, ano, si DM. Naku, ganito ginawa niya eh. May utang pa yan dito, di binabayaran. Ano yung mga ganun? O kaya may atraso dito yan. May binunti siya, tinakbuhan. Yung mga ganun. Ang hirap nun, di ba? So, siguraduhin mong walang kasi maganda yung report ay ayos yan, mabait yan, maayos yan tao, masipag yan, hindi yan banakaw, hindi yan extortion ako naman yan. Itindihan niya ba yun? Kaya iba, yung iba napansin ko gano'n naman kasi hindi nila siya masyado sinidioso. Kaya sila yung inayari. Ngayon, iba yung persecution, iba yung talagang kaya ka nangyayari kasi may something na nakita sa'yo. Amen? Kaya yan ha, para sa mga gisi magpasto, yung anak nyo gusto magpasto, ganyan. Palakihin nyo na ganito. Pag alam nyo nakikita, hindi niya kayang pigilan yung sarili niya sa ibang bagay, kung ano man yan. Diba? Wag na. Or,
may pagkakataon pa, tuluan mo maayos. Hindi yung, kahit anong mangyari, pastor, ha? Pastor ka, maglaki mo, ha? Kahit anong mangyari. Yung mga ganun, dahil ala ka ng pastor, dapat pastor ka. That's wrong. Amen? Amen. Less yun, nabanggit natin yun. So, ano pa? So, tapusin na natin ito. Meron pa akong 10 minutes, okay? Datime ako, ha? So, meron pang isang office. Naalala niyo po ating Baptist Distinctive. Sa Bible kasi, bukod pa yung pastor, mayroon tinatawag na deacons. So, obviously dito kasi, likewise, must the deacons be grave. Ibig sabihin, may iba pang klase ng office. Kamaya, so, babanggitin dito yung office. Tama ba yun? Ayan. Okay, but anyway, alam niyo office, di ba? Office of the President. Anong sabihin nun? Office of the Ombudsman. So, nag-i-exist na yung office na yun, yung role na yun. So, sino man ang mag-fill doon, kung sino man yung ma-elect, kung sino man yan, gagawin niya yung dapat niyang gawin, naka-define na yon. Ganun ang pasto, ganun ngayon ng deacon. Ngayon, yung deacon ngayon, mas importante yung pasto, parang, ay, yung deacon, binanggit yan sa Acts 6, di ba? Sina Pete, Stephen yan eh. Na sina Philip, di ba? Sino man naalala niyo doon? Si... dami yan eh. Ni Kano, yan. Matayas ba doon? Anyway, yan. So, mga deacons, ibig sabihin yan, parang katulong. Kasi sabi ni Peter doon, yung mga apostol, hindi dapat, tsaka yung mga pastol, hindi dapat mag-serve tables. Para iwanan yung, tawag sabi niya doon, sa Acts 6, tingnan natin. We must not leave the word of God to serve tables. Ayan. Acts 6:9. So, that we should not leave the word of God and serve tables. So, ibig sabihin pala yung mga deacon, taga-serve ng table. Ganun ba yun? Waiter. Hindi, ibig sabihin lang yan. Ito, sila po yung gagawa na mga gawain din ng pastol na minsan medyo, ano na, sabi natin, either tedious or alam mo na, pwede nang gawin na iba. Amen? Katulad ng pagpapakanta. Hindi yun ang deacon na. Ibig sabihin lang, no, pwede ko, kaya kong gawin nyo, pero, so ganda iba na para makapahinga ako, yung pagsundo nga dapat, iba na rin yan eh. So, konti pa tayo, di ako lang. Ganun lang yun. Ganun yan, pagpastor, ikaw lahat eh. Pero later, kaya sabi ni Peter, pambihira, nag-aaral kami dito eh. Tapos, mayroong nag-aaway, yung mga Grecian. Kaya sabihin, may pwedeng gumawa niyan. O, mamili kayo ngayon. Yung mga spirit-filled, yun ang naging deacon. So, pero ang ginawa ng deacon, alam niyo ang ginawa ng deacon? Hindi lang nag-serve ng tables yun. Noong mga preacher din. Okay? So, utusan sila in a way, pero helper. Pero, kaya balik tayo dito. Pag napansin, ano napansin niyo dito? Kung ano yung pastol, ganun din sila. Okay? Ano sabi diyan? Grave. Diba? Kanina? With all gravity, not double tongue. Ibig sabihin, hindi sinungaling. Blameless din, di ba? Not given too much wine, ganun din. Not greedy of filthy lucre, ganun din. Holding the mystery of the faith in a pure conscience. Ibig sabihin, hindi sinungaling. Okay, ano pa? So, yun. So, basically, actually, ganun din. Ibig sabihin lang yan, basta yung mga officers sa church daw pala ay... yeah, maganda yung kanyang qualification, no? So, sa panahon natin ngayon, may gusto kong banggitin kasi yung iba, ginagawa yung deacon, parang board of deacon. Diba, pamilya kayo dyan, kung Methodist kayo, dati kayong brethren, ano man yan. Parang sila pa yung, ano eh, mataas eh. Board. Alam yung board? Sabihin niya, hindi lang drawing board yun, ha? Parang sila yung matataas, sila yung nagde-decide. Kaya... nirerentahan lang nila yung pastor. Pastor for hire, ganun. Eh, yun ang sinabi sa Bible, hindi dapat mangyari, di ba? So, anyway, tapusin natin to. Sa ibang part dito, sa iba, next week na lang. Kaya sabi dito, dami pa pala. Let this also, sino yung this? Yung mga tao, yung mga nag-a-apply. Gusto ko yung maging pastor, gusto ko maging deacon. So, pag sa aming prove, tingnan mo muna kung pwede talaga. Patunayan, tingnan mo kung hindi ba, kung papasa ba dito sa mga requirement.
And then, let them use the office of the deacon. Napansin niyo yun? So, yung office, andun na yun, gagamitin mo na lang. So, kahit saan po yun, kahit yung presidente, di ba, nanalo, ito yung manok mo, itong si, kung nga, si Marcos, ayaw mo, ayaw ko din, pero andyan na siya, kaya mo nang gamitin niya na yun. Okay? Yun na eh, wala tayong magagawa eh. Supportahan na natin yun para hindi magkagulo. Amen? Ganun din sa church. So, kaya bago yan ang pagdesisyonan, dapat na-consider lahat ng bagay. Ngayon, kaya marami naman mga Baptist, mayaw mo sa pasto, di huwag ka doon ka sa ibang church, di ba? Hindi naman ganun eh. Kasi hindi yung pwede paalisin yung pasta-pasta din. Amen? Doon iba, ganun ang tabaho. May mga ganun daw eh. Mag-remember dyan saglit lang, mas mamaya, ang ganyan na, dahil sinasabi, ang gustong paalisin yung pasto, paano ka paalisin yung pasto? Ano eh? So, kung may board of deacon, pwede yun. Kaya mo, sa atin di ganun. Okay? Wala yung Baptist dyan, doon ka na lumipat. Ang guguluhin dito. Okay, so, ano ba? Yan, nabanggit yung blameless. Ngayon, di lang sila, pati ano, mga anak at mga asawa. Yun ang matindi, kaya yung ibang pastor po naisira sa asawa, sa anak. Ngayon sabi ni pastor, totoo yan, nangyayari yan. Kaya, pag-pray nyo lagi yung pastor, tsaka yung asawang pastor. Obviously, talagang yung pamilya niyan sasalo din ng maraming ano possession ano sabi dito problema. Kaya sabi diyan pati ang kanyang asawa dapat grave, not slanderer. So medyo naikiling doon kasi nga ang babae daw madalas ganyan, di ba? So iwasan yung again lato para dapat para sa lato, pero especially daw sa asawa ng pastor, hindi alam niyo ba slander? Either sinungaling na tapos may binabanatan, may gustong sirain. Tama ba? Nabata, kaya nyo pa ba? Slander. To utter slander. False charges. Yan. So iwasan niya, pag nagsabi kayong ganito siya, dapat sigurado-sigurado ka nun. Kung talagang kailangan na. Amen? Amen ba? Eh, nahihiyari nga ako dyan kay Abante daw. Pero ngayon, lahat na na-discover ko, totoo eh. Diba, yun nga, kaibigan niya rin si Kibulo, eh, yun na, alam na. Hindi ito, napag-usapan din natin, diba? Ano daw? Not covetous. Patay na, kung kilala si Abante, yun na yun. Arang jitter din yun. Let the deacons be done. Nasaan na ba tayo? Yan, so dito na. For they that have used the office of a deacon, well, purchased to themselves a good degree. Nakita niyo yun? Alam niyo yung mga, usapan namin kanina ni, ano, di ba, yung pag-aaral. May hirap yan eh, bago ka matapos, kailangan bayad, tiyaga, papasukan mo yan. So hindi yung basta-basta magkaroon ng degree. Pero dito, yung pastor, ganun din daw, kasi nga, hindi rin basta-basta yan. Okay? Tama ba? Basta may kilala ako, ano lang yun, hindi, ano, pastor lang. Ay, huwag mo lang gayahin. Ito ka sumunod sa Bible, amen? Kung yung mga degree, bachelor's degree, mahirap, eh lalo ito. Eh, maganda dito, kahit wala kang pera, sa church lang, ako di ako niniwala sa requirement yung Bible school. Eh, nakakatulong din yan, pero hindi natin yan, kaya kompleto tayo ng instruction sa church, kaya hindi mo na kailangan Bible school, amen? Dahil wala rin sa Bible yan. Ano ba sabi? Purchase themselves. So, pagbibilin mo yan. Sabihin niya, ako madalas ko naisip ako, pray nyo rin ako. Yun, kasi minsan, nag-iisip ako, dapat ba, magaling din ako sa work at alam ko lahat yun. Kasi hindi mo kayang kompetensya po pag pastor ka, tapos iba yung nasa isip mo. Hindi mo na kaya. O sana po, hindi kayo, hindi nyo naman ako nag-require ng ano. Ng ano naman yan. Amen? Kaya nyo ba ang pagtsagaan? Amen. Ginagawa na nga natin hindi yung sa pag-iabang, pero ginagawa natin yung the best para sa inyo. Ayokong magkumpara sa iba, pero ganun eh. Ano sasabihin? So, para mong binili yan, mahal yan. So, pag binili mo yan, sa'yo yan. Okay yun. At sabi niya, good degree yan. Hindi yan katulad na maganda rin yung doktor. Bukas, magpapadoktor ako, pray nyo. Maka-check up lang ako. Hindi ko alam kung kalakaran yan eh. Pero kailangan kasi. So, basically sana, ayaw ko, ano na feeling nyo ngayon? Maganda mag-pastor o hindi?
Yun ang gusto. Sabi, good work, good degree. Ito pa, great boldness in the faith. O sinabing bold, yung tamang bold ha, parang yung ano ni Paul din, ha? Pray for us, boldness. Ang sabihin yung matapang. Maganda ba yun o hindi? Ano yung gusto yung pastor niya? Parang, pastor, ano sinasabi mo? Nakapanood ko sa YouTube, ano sabi mong si ganyan? Ay, hindi, ano yung sabihin? May iba ang sabi. At was agad. Hindi yeah, maganda, pero mahirap. Pero maganda. Amen? Hindi yung katulad ng kwento nga ni pastor na bobo mo na, pastor ka na lang. Eh, natatawa pa ako pag inakwento ni pastor yun. May tumatawa ng malakas kasi nga, nakaka-relate eh. Totoo din eh. Yeah, pastor na yun. Ang lakas ng tawa. Ibig sabihin, pasa ka dyan, totoo yun. Baliktad. Eh, sinasabi nga yun, para tamaan kayo, parang ganun yun eh. Hindi na gets. Naintindihan nyo ba yun? Kasi medyo nag-aari yung pastor. Importante itong gawain ko, tapos lalaitin nyo. Pero yun talaga nangyayari sa iba. Amen? So sana, yun, tapos natin pala tayo, no? So, masalamat naman dito, kasi nga, ganito ginagawa ko, obviously. Hindi ko sinusuko yung bandera. Amen? Ibig sabihin, hindi ako papayag na may masabi kayo sa akin na, kasi mali yung sinabi mo eh. So, kung mali talaga, mali. Tingnan natin. Pero, what I'm saying is, inaaral ko ng gusto. Kasi lalo na alam nyo yung mga ibang posisyon natin, di ba? Medyo iba kayo sa mga ibang Baptist. O, eh, paano na lang kung mali tayo doon? Di, ay, yabang mo na, mali ka pa. Doble. So, pero sinisigurado natin para sa inyo. Kasi nga, doon nakasalala yung paglago nyo eh. Nakita ko yung iba, kaya hindi lumalago, stop na dito. Hindi nag-soul winning. Kasi Calvinist eh. Makes sense, di ba? So, sa atin, again ha, ako, seryoso ako sa ginagawa ko, sana kayo din. Now, alam ko iba sa inyo, ewan ko, pipiliin nyo yung ibang bagay, eh sana, at least makonsensya kayo pag naalak na, nag-backslide si Julia. Nari lang. At least, maisip niya na, pambira, wala na pala akong makikitang ganun, katinding church. Amen? Amen. Nakita ko sa jokes, masaya nga, kunwari. May mga hindi naman papala hindi naman yung mga leader nila hindi pala papasa dito. May pastora doon eh, di ba? Mayabang pa yung pastor. Oh. Sana alam niyo yung ating pinaglalaban. Amen. Amen. At ganun din kayo, yeah, handaan niyo yan sina Richie, kung sino man 'yan. Pinag-pray, hindi tayo ang gusto sabihin, hindi tayo kalad-kari, tama ba 'yun? Hindi tayo kalad-kari na church. Mataas ang ating standard. Tama lang, sakto lang. Hindi rin naman yung mataas na hindi mo kaya abutin. Pero yan, si Richie, ano? Kulit ngayon niya, pero pag naturuan yan. Amen? Masipag. At matapat sa Diyos. Pwedeng pastor. Napaka, magiging masaya ka ba na natin, March, o mahihiya ka? Pastor, anak mo, pastor. Yung ibang hindi nakakaintindi, ganun talaga yung magiging ano yan. Pero ikaw, kung alam mong, bahala kayo dyan. Ikaw ba? Gusto mo yung pastor si Jared? Amen. Kulit yan eh. Bata pa naman kasi, amen? Sige, ipapark ko na to. Sana, ang title natin, Desire a Good Work. Okay, ako kaya maging engineer. Okay yan. Kung hanggang dyan ka lang, okay din yan. Maganda yan. Payamang ka. Tumulong ka. Amen. Di yung sarili mo lang. Gusto mong sasakyan, sampo. Wala kang si ano. Alala ko tuloy yung namatay sa ilalim. Yung nasikat sa sikat this week, di ba? Yung Titanic Expedition. Totoo ba yun? Sinasabihin na pala sila, mamatay kayo dyan. Di, wala yan. Magaling to eh. Ayun. Patay. Okay, so yan. So ngayon, kung hindi kayo magpapastor, huwag din kayo maingit. Sabi mo, pastor, lagi lang bida si pastor. Eh, siya rin naman yung gumagawa ng hindi mo ginagawa, di ba? Yung hindi mo kailangang angel, siya rin yung gagawa. Huwag ka maingit. Ngayon, kung talagang you're up for it, huwag ka maingit, di ikaw na rin. Mahirap, pero kaya yan. Amen? Amen. Yan. So ngayon, kung kayo susuporta,
hindi suportahan niya maayos, hindi yung nilalait na nga na iba, dadagdag ka pa. Amen? Amen. Sinong wala? Wala si Juliana. Yan, sige, let's pray. Lord, maraming salamat at nakita namin dito, Lord, at later, babalikan pa namin sa Titus, but I pray. Maging malinaw po, Lord, ang mga requirement, Panginoon, sa pastor, elder, bishop, Panginoon, I pray na pray namin ang inyong nilagay dito, Lord, na pastor, Panginoon, yung lingkod, I pray na magampan ako po yung dapat gampanan. Yun lang naman ay muna yung pinag-uutos yung Panginoon. Minsan mahirap, minsan yung privilege din. Salamat po dito. But I pray na, maraming pagsubok, Panginoon, especially sa pagtuturo din, pag-maintain, mag-provide ng ano-ano mang bagay, Panginoon, sa kilalago ng mga anak niyo, Panginoon. So I pray na gabay niyo bawat isa. Pray ang tinalaga niyo dito, Lord. At ganun din po, Lord, mga future pastor, pastor wife, missionaries, Panginoon, I pray na sila po ay galangin, Panginoon, at sundan ang inyong pattern dito. Ito yung binigay nyo dito, dalawang beses, New Testament, di dahil wala lang. So I pray na hindi na yung bakit ito binigay, at kung hindi naman kami maka-qualify, pwede naman po mag-support. Lalo mga babae, hindi pwede yung pastora, napakalina po niyan. So I pray na gampanan lamin, dapat ng gampanan, hindi kami maging mayabang, hindi na ingitin, Panginoon. Undong kami talaga, magtapat na lang, Panginoon, para sa inyong kalulatian, Panginoon. Malamang po, Lord, ingat yung bawat isa sa maraming pa kayong gagawin for the rest of the week. Maraming salamat po sa victory kahapon, sa JJX, Panginoon, team. Sa Sabado, ingatan niyo po at bigyan ng katagumpayan. Sa Linggo, Panginoon, balik niyo po kami dito. Maraming salamat sa aming guest, patuloy din po si Raven. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.